Ayan. Napakadilis, napakabilis na dineliver. Tatlong araw ata na deliver na sa akin. At ito, ayan. Ayan. So, ayan. Ang ating susubukan ngayon kung totoo ang chismis na siya ay nagpapalakas at nagbubos ng Wi-Fi range. Wi-Fi range extender. Subukan natin kasi gagamitin natin sa church ng pag-live program via Android. Ayun. Parang ano lang. Parang salted egg lang. Ayan, meron siyang manual at yun na, napakaliit pala. Sa bagay, maliit lang naman din yung pera na ibinayad natin. Ayan, so cute. Pag ganon. At ganon. Ito mga ka-seniors ang tinatawag na Mercusis upang tumulong sa atin upang maganda o stabilize at i-boost ang ating internet strength. Ayan, kahit ilayo po natin, kahit malayo po tayo mga ka-senior sa modem, kapag meron tayo nito, ay laging malakas yung ating signal. So ngayon ay i-demonstrate natin sa inyo kung paano isinisynchronize ang gadget na ito upang magbigay ng magandang signal sa ating internet. Ayan, sa ating Wi-Fi. So sa pamamagitan nito, kahit malayo tayo sa source ng o sa modem, kapag meron tayo nito, kahit medyo may kalayuan tayo, ay nananatiling malakas po yung ating speed. Kaya mga ka-seniors, tingnan natin kung paano makatutulong ang maliit lang siya. Ayan siya. Pero napakaganda, napakahusay. At sinubukan na natin ito kahit ilagay natin yung modem sa ground floor. Tayo po ay nasa third floor, mga ka-senior. Ay merong signal. Yun nga, ano lang, orange ang ano niya. Kasi kapag orange, ibig sabihin meron pero mahina. Kung wala nito, ay talagang pula ang signal na lalabas. At pula siya. Ibig sabihin, walang nasasagap na signal. Kahit siya nasa ground floor, pag meron nito, ano to, mataas. Nasa tayo mga kulang 30 feet yung hanggang ibaba ang distance. Kaya ito ay nakatutulong ng malaki. Kapag nasa second floor yung modem, kasi tayo ay nasa rooftop, nasa third floor, green na green ang signal niya. Ibig sabihin, kung anong sagap dun sa baba, ang sagap dito ay gayon din. Ganun din ang lakas at stabilize. Kapag wala nito, nababa, nataas, nababa, nataas yung signal. Kapag meron nito, nananatiling naka-high level yung kanyang signal. Ibig sabihin ay malakas ang dating. Ngayon ay nais nating i-share sa inyo kung paano ito ay i-synchronize doon sa ating modem, sapagkat ito'y hindi basta magsisynchronize. Kailangan mo siyang iset up. Tatandaan natin mga ka-seniors, kapag nagsiset up tayo nito,
yung ano natin, yung modem natin na palitan, isang sikreto ito na dapat nating matatandaan. Sapagkat kung hindi natin gagawin ay hindi magsisynchronize kahit anong gawin natin. Pero kung meron kayong mga naging karanasan at masisynchronize nito, wala itong hakbang na itong gagawin, ay pwede naman i-share nyo po sa atin. So ang pinaka ano ko dito is ang problema natin ay kinakailangan muna nating mabago ang yung modem natin, mabago ang kanyang password at mabago yung kanyang pangalan. Ayan. Sa account name nyo na ilagay, halimbawa Globe ang inyong ginagamit, alisin nyo na sa pangalang Globe, ilagay nyo sa ano, sa inyong account name. Kahit one time nyo lang i-click at i-search ay mag ano na kaagad siya, mag-green o kaya ay orange. Pero kapag yun ay pag-aari na ng ibang tao, ito ay tutulong na sa atin. I-detect niya kaagad yun at bibigyan tayo ng extra service. So, tunghayan po natin kung paano natin ito isinisit up. Matapos nating maisaksak itong ating unit, natin nakikita na siya ay nakapula. Ibig sabihin, wala pa siyang nadidetect na kasama. So, ang gagawin po natin is i-open natin itong ating computer. Hanapin natin dito sa settings. Settings, i-open natin itong network and internet. At pagkatapos, internet, hanapin natin ang change adapter option para ikabit, disable, tapos ang gagawin natin is connect. So andito po, nababasa na si, nakikita na si Mercuses REAFC7 na ano na po siya, na didetect ng ating computer. Ang gagawin natin is connect. Ayan, nagko-connect po siya. Ihintay natin na siya ay mag-connect. So dito ay green na siya, kanina ay pula na may X. Hintayin nating mag-connect. At pagkatapos na mai-connect, hintayin natin na mai-connect siya sapagkat kailangan talagang nababasa. Ayan. So no internet, open siya. Connected na siya. Ang gagawin natin is alisin na natin to. Punta na tayo sa ating browser ng internet. Browser ng internet. Ito ang ating naka-enable ngayon. So, papasok tayo sa kanyang website. HTTP. Ito yan. Ito. So, select natin yan. Tayin natin. Ayan. So, yan na po yung kanyang website. So, maglagay tayo ng password dito. Kahit anong password na gusto nating ilagay. At ang gagawin lang natin is tatandaan siya. So, ayan. Maglalagay tayo ng password. So, ulitin lang. Start.
hintayin po nating hanapin ang ating, so ang ating ikakabit ay yung internet ng aking anak na nasa second floor. Kung ating mapupuna dito, 2 bars lang po siya. 2 bars. Ayan, 2 bars. Itong isa ay 4 bar. Ito ay 4 bars. Ito yung kapitbahay natin. Ito kapitbahay din, 3 bars. Ito yung sa aking anak na nasa ibaba. Halimbawa, yung anak natin ang merong ano, ang merong internet, ang atin lang is itong Mercuses. Ang gagawin natin is i-click siya. Okay, nagkaroon tayo ng pagkat. Dahil nakalimutan natin yung password, lagyan muna natin siya ng password. At matapos natin mailagay ang password, ay i-connect na natin. At sa pag-connect, yan na po. Nag-connect na, nag-blink na siya, hinahanap na siya. Hinahanap ang kanyang signal. At hintayin natin na siya ay mag-orange or green. Ayan. Hinahanap na po siya. Ang sabi dito, kapag nag-blink na red, ay nawawala ang koneksyon. Kapag ito naman, ang kulay, green or orange, ito ay open line. Ibig sabihin, malakas itong green, itong orange ay mahina. At kapag solid na red, ay walang signal. Ngayon po, ito ay nasa second floor, nasa closed door siya. Ayan, nakita na siya at siya po ay meron ng signal. So, naano na. So, ganun lang po yun yung kukonect ng ating broadband o wifi to dito sa ating Mercuses. So, pwede na tayong bumalik. Tapos na yun, nakonect na. And ay pwede na pong gamitin. So, para kung gusto nating green ay ano po yan, yung kung gusto nating green ay ilapit-lapit po natin, lagay natin sa midway, midway between the router and your place. So lagay yung sa gitna. So since ito ay nasa malapit sa akin at yung para kasi kinonik lang natin. So, pwede natin ilipat yan kung saan natin gusto na naka-green siya. Pero ngayon ay titingnan natin kung ano ang kanyang lakas. Titingnan ulit natin doon sa ating internet ng aking anak. Naka-full bar siya. At hindi po yan hindi siya magpa-fluctuate yung kanyang signal. Steady po yan gawa nitong ating extender. So ganun lang po yung natin yung ating pagsisync o kung paano sinisynchronize itong ating gadget na Mercuses internet extender. So ganun lang po ang ang madaling pag-setup ng ating Mercuses internet extender. So ganun lang po ka simple. Sundan lang po natin ang ating ibinigay sa inyong binigay na guide o kaparaanan kung paano natin i-connect. At tatandaan lang natin, talagang kinakailangan po na ang ating internet ay kailangan nating i-registered muna sa ating pangalan bilang administrator para madaling mabasahin ng ating computer para i-link dito, dahil hindi nito ibibigay o ni Mercuses hindi ibibigay ang sync kapag yun ay naka-register pa kung anong provider o kung ito'y nasa pangalan pa ng provider. Yun lang po at maraming salamat. At sana'y nag-enjoy kayo at
meron tayong natutunan sa ating counting pag-share ng ating kaalaman. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga ka-seniors na kung wala man tayong internet at meron tayong anak at may kalayuan, pwede tayong gumamit nito, kaya meron tayong ganitong gadget upang makashare po tayo ng malinaw mula sa kanilang server. Ang gamit natin ay Mercusys. Ang model niya is model MW300RE Mercusys.